Your holy name, we serve the glory.
At sa makarang niyong kaurasan ay magatok na sa atin niya. Kahit sa Club of Philly, tawagan ko si Mr. Minda para sa atin sa atin. Let's pray for God right now. Hallelujah, my God. Once again, Father, we humble down before your presence this morning because you are the Lord of our lives, the source of everything, Father. And this morning as we come together, my prayer, O God, hallelujah, as we surrender our lives together, as we lift up to you, O God, our right hand, kami po, Diyos, ay patuloy na, nangangako na ang iyong mga salitang mapakinggan sa oras na ito. Ito'y aming pakinggan. Ipasok sa aming puso't isipan. At ito'y aming ipamuhay sapagkat aming salitang mo lamang ang makapagbigay ng kalakasan. Salita mo lamang, Ama, ang makapag, Lord God, makapagbigay buhay sa amin. Paspasan mo ang bawat salitang aming mapakinggan sa araw na ito sapagkat ito'y salitang buhay na nagmumula sa puso mo na ipinasa mo sa aming kalagitnaan. Pagpalain mo, Diyos, ang bawat isang narito, bawat pamilyang nandito, sa bawat mula sa mga kalalakihan, kababaihan, maging kabataan o mga bata. Pagpalain mo, Diyos. Salamat namang banal. Ito po aming samang dalangin. In Jesus' name we pray. Lahat magsabi ng Amen. Amen. At buksan po natin ang ating Biblia dito sa John. Sa John chapter. John chapter 17.
verse 12 to 14. Ang sabi dito, si John chapter 17, 12 to 14, sabi dito, habang kasama nila ako, iniingatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inaalagaan ko sila at ni isa'y walang mapapahamak. Maliban lang sa taong humahanap ng kanilang sariling kapahamakan. Upang matupad ang kasulatan, ngunit ngayon, ako ay papunta na sa iyo, at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan upang mapuspos sila ng kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapupuutan sila ng sanlibutan. Bakit? Sapagkat hindi na sila makasanlibutan. Tulad kong hindi makasanlibutan, hindi ko dinadalanging alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa mga masasama. Hindi sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Amen. Ang Diyos ang magpala ng kanyang mga salita at salamat tayo po ay makaupo sa presensya ng Diyos. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Kaya, our topic this morning actually is stay strong through failures. You know? Hallelujah. So, welcome natin yung mga kapatira natin sa Panginoon. Feel at home because lugar na giagtuna naton anan sa makarang nga oras ay lugar nga kung siin una rung atong buhit nga Ginoo. Amen. Kaya, ambay nga ni, na nabogo nga ni Kaina sa inspirational message, being a strong person, meaning knowing that in the end, everything is going to be only, and if something is meant to be, then you realize no matter what it will find a way. Amen. Kaya pag ambaiya, bilang mga mapag-un nga mga Kristiyano, mga tao it Ginoo, hay sayod na kung ano rong katapusan. Amen. Sayod dapat natin kung ano rong katapusan. Hello? Naintindihan niya ka? Dapat alam natin kung ano ang katapusan. Alam dapat natin kung ano ang katapusan ng ginagawa natin ngayon. Alam dapat natin lahat kung ano ang mangyayari sa atin. No? Kaya sabi ng Panginoong Yesus, kung titingnan sa John chapter 17 verse 12, ito ang aking utos at sa 14. Kayo'y, sabi dito, kayo but mali, sabi natin. John chapter 17, yung kanina. No? Kaya ang sabi po dito sa verse 12, habang kasama nila ako, sabi ng Diyos, iniingatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan na iyong pangal. Sa pamamagitan ng kapangyarihan na iyong pangalang ibinigay sa akin. Sino itong pangalan na ibinigay sa atin sa oras na ito? The name of Jesus. Pangalan ni Kristo. Lahat po ba nakakilala kay Kristo? Yes. Kaano po natin siya kakilala? Back to basic. Amen. Kung masasabi po natin, Panginoon, okay, let's go back to the basic. Pag sinabi po natin, Panginoon, are you listening? Yes. Kasi, pag sinabi po natin, Panginoon, walang ibang sinusunod kundi ang ating Panginoon. Kapag meron kang Panginoon, yun ang sinusunod mo. Are you listening? Amen. Kung meron kang Panginoon, ulitin ko, yun ang sinusunod mo. Kaya ngayon, dapat nating alamin sino nga ba yung ating Panginoon. Jesus. Maraming nagsasabi na si Jesus ang Panginoon, ngunit maraming nagsasabi na si Jesus ang kanilang Panginoon, ngunit maraming hindi sumusunod kay Jesus.
Tama po ba? Sapagkat sa katunayan, mga kapatid, maraming mga tao na nagsasabi na si Jesus ang kanilang Panginoon, pero mga kapatid, sa totoong usapan, mga kapatid, ang sarili pa rin nila ang kanilang Panginoon. At nais ng Panginoon ngayon, i-correct po natin ang ating pananampalataya. Let's correct ourselves. Let's correct our perception. Let's correct our understanding about sa word na Panginoon. Amen. Kasi mga ng tao ngayon, ayaw na nila ng Panginoon. Gusto nila tagapagligtas. Lalo na sa panahon ngayon. Kaya sinasabi ng Panginoon, dito sa verse 12, habang kasama nila ako, iniingatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihang sa iyong pangalang ibibigay mo sa akin. Ibinigay. Tapos na. Ibinigay sa kanya. Yung kapangyarihan. Nagkakaroon lang ang tao ng kapangyarihan dahil sa Panginoong Jesus. At magkakaroon ka lang ng kapangyarihan dahil sa Panginoong Jesus. At masasabi po natin na ikaw po, tayo po ay may kapangyarihan, no? Kapag dala po natin at ipinamuhay po natin ang Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, kaya marami po sa atin na hindi nasusuong sa disgrasya, kung nagkasakit man, marami po sa ating pinagaling ng Panginoon, hindi po tayo pinabayaan ng Panginoon, sapagkat una sa lahat, ang makikita po natin sa passage na ito, na ang Panginoon ang nag-iingat sa atin. Amen po ba? Iningatan po ba kayo ng Diyos? Amen. Kung magkaroon lang po tayo ng time na magpatotoo, siguro marami po sa ating magpapatotoo kung paano po tayo iningatan ng ating Panginoon. Kaya makikita po natin dito, kaya iyon ang sinasabi ko, the topic na nilagay ko, stay strong through failures. Kaya hindi po pwede na walang mga failures. Hindi po pwede walang mga tinatawag na kapalpakan sa buhay. Tama po ba? Pag sinasabi po natin, wala po tayong kapalpakan, perfect na po tayo. At lahat ng mga perfect na mamatay. Tama po ba? Ha? Namamatay lahat ng perfect. Nalibala po ba kayo namamatay lahat ng perfect? Perfect sa paggawa ng kasalanan. Hello? Perfect sa, kumbaga, lahat ng ano. Kaya, kinukuha ka agad para sabi ng Panginoon ako, kawawa yung buhay nito. Kaya yung mga tao, na grabe yung ano, no? Kinukuha na yung mga perfect. Glory to the name of Jesus. Kaya sabi nyo, ayaw nyo nalang magpaka-perfect. Kaya makikita po natin dito, anong dapat po natin gagawin, mga kapatid? No? Para po, maging strong po tayo, para po, maging matatag po tayo, maging matibay po tayo sa ating panindigan, sa kabila ng mga storms, sa kabila ng mga tawag dito ng mga failures, no, sa ating mga kapalpakan, dapat sa kabila ng kapalpakan na iyan, di po tayo pwedeng tumalikod sa Diyos. Amen. Sa kabila ng kahinaan, meron ka. Dapat doon mo malalaman na ikaw pala ay malakas, sapagkat sinasabi ng Panginoon na sa kabila ng kahinaan iyan, doon ka pinapalakas ng Panginoon. Amen po ba? Di po ba? Kaya sabi ko nga kay sa kanilang linggo, no, ayaw ko mention. Sabi niya, wala pong kita, pastora. Sa kabila ng walang kita, doon po tayo, doon po ipakikita ng Panginoon sa iyo kung gaano po siya katapat sa ating mga buhay. Amen po ba? Kasi pag meron lagi tayo, hindi na tayo, mga kapatid, no, umaasa, kumbaga hindi na tayo, tawag dito, magpapasalamat sa Diyos. Minsan nakalimutan na natin ang Panginoon. Kaya hinayaan minsan ng Panginoon na tayo'y magkakasakit para malalaman natin na ang Diyos pala ay nandiyan sa iyo. Na siya pala ang ating manggagamot. Amin po ba? Na hindi po pwedeng pumunta sa ospital sapagkat dyan ka palang sa bahay. Ang Diyos ang manggagamot mo. Kasi sabi dito sa banal na kasunod,
ingatan ka niya. Kaya pag hindi mo kasama ang Diyos, manginig ka na. Amen? Matakot ka na sapagkat ang mundong ito ay punong-puno ng paghihirap. Ang mundong ito ay punong-puno ng problema. Punong-puno. Kaya ang binibigay ng mundong ito, takot at pag-alala. Ang binibigay ng mundong ito, pangamba. Ang ibinibigay ng mundong ito, mga kapatid, sabihin ko sa inyo, ay kapahamakan at kaparusahan sa mga tao. Just because the devil come to steal, to kill, and to destroy. Kaya ang sinasabi dito, no, iingatan ka ng Panginoon, at isa pang sinasabi dito ng Diyos, walang ano? Walang mapahamak sa ano? Walang mapahamak sa inyo. Nakita ko ninyo? Yeah. Ha? Nagbabasa ba kayo? Anong sabi niya? Aside sa iingatan ka ng Diyos, ang pangalawa, walang ano? Mapahamak. Walang mapahamak. Pero ang sagot, bakit marami pa rin napapahamak? Ang tanong, ang sagot, no? Maraming tanong, bakit marami pa rin napapahamak? Ang sagot po doon, una, bakit hindi, bakit napapahamak pa sila? Ang sagot po doon, una, hindi nila kasama ang Diyos. Iba ang tinatawag na tumatawag ka sa Diyos. Tumatawag ka sa Diyos, bakit? Kasi malayo siya. Tama? Kailangan pa bang tawagin ang malapit? Ang malapit, kinakausap. Are you listening? Ang malapit ay kinakausap. Kaya lahat ng mga malapit sa Diyos, hindi na yan ba tapos ng kanyang pagtawag sa Diyos, kundi kumakausap na siya, nagkikwento na siya. Nagsishare na siya sa Diyos. Tama po ba, mga kapatid? Kaya ang dinidevelop po doon ay ang intimate relasyon natin sa Kanya. Tama po ba? Pero pag malayo ka sa Diyos, yun ang dahilan na bakit tawag ka ng tawag ka ng tawag ng tawag sa Diyos. Kaya ang sabi sa Biblia, hindi lahat na tumatawag sa Diyos na Panginoon, Panginoon, ay maliligtas. Bakit po? Dahil hindi lahat na tumatawag sa Kanya ay may tamang relasyon sa Kanya. Ang take note, ah, ang tumatawag lang sa Diyos, yung tumalikod, Kristiyanong tumalikod at nalayo sa Kanya. Are you listening? Tama po ba? Amen. Pero kapag ikaw ay kasama mo ang Diyos, di ba sabi doon? Kapag kasama mo ang Diyos, ang ginagawa mo lang, kinakausap mo siya. Amen. Amen. Kaya ang sabi doon, kapag kasama mo ang Diyos, hindi po pwedeng ikaw ay mapahamak kasi naroon ang pag-iingat ng Diyos sa buhay mo. Amen. Tama po ba? Iniingatan ka niya. Kaya yun ang tanong, bakit maraming napapahamak? Simple ang sagot dito sa banal na kasulatan. Ang sagot doon, dahil hindi mo kasama ang Diyos. Huwag ka nang pumalag. Sa halip, no? Saliksikin mo na. Tawag dito, usisaan mo. Kung kibahay mo baga ng Diyos, huwag. Tama po ba? Bakit maraming napapahamak? Hindi nila kasama ang Diyos? Pangalawa, bakit maraming napapahamak? Dahil sabi dito, dahil ano, naghahanap sila ng sarili nilang ano, kapahamakan. Tama ba sa Biblia? Basahin natin muli. Basahin po natin uli sa John chapter 17 verse 12. Habang kasama nila ako, iingatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan na yung pangalang ibinigay sa akin sa pamagitan ni Hesu Kristo. At sabi ng Panginoon, aalagaan ko sila. At sabi ng Panginoon, aside sa aalagaan tayo ng Diyos, hindi tayo mapapahamak. Grabe no, aalagaan ka ng Diyos. Hello, are you listening? Diyos ng mga Diyos. Panginoon ng Panginoon. Ano ba? Hari ng mga hari. Yun ang mag-aalaga sa'yo. Sino ba? Are you listening? Sino tayo? Kahit nga si Major, siguro hindi ka papansinin. Makita ang itsura mo, ang panamit mo na hindi kaaya-aya. Hello? Pero ang Panginoong Jesus,
ang kilos, ang galaw. Pero sabi ko nga lagi, kung gaya, kung pwede lang, kung kaya niyong magaya si Moises, kung kaya niyong gayahin si Moises, kahit matanda na siyang namatay, 120 years, hindi nanghina ang kanyang katawan, hindi lumabo ang kanyang mga mata. Ano ang kanyang sikreto? Hindi talaga siya umaalis sa Diyos. Tumidikit siya sa Diyos. Dahil alam ni Moses na ang Diyos lang ang tanging lakas niya. Tama po ba? Bakit umalis si Moses? Bakit aalis si Moses sa Diyos? Eh, kitang-kita ni Moses. Ginanon lang niya ang kanyang tungkol, mga kapatid, sa dagat. Are you listening? Ginanon lang niya. Doon, mga kapatid, makikita natin. Are you listening? Anong implication ng istoryang iyon? No? Doon nakita ni Moises sa kabila ng grabe mga failures siya eh. Kung baga sabi niya, ayaw nga niya magpagamit sa Diyos. Bakit po? Kasi utal-utal siya. Sabi niya, ay, ayaw ko nga, Panginoon. Eh, hindi ako marunong magsalita. Utal-utal ako. Sabi ng Panginoon, bakit? Sino ba nagbigay sa iyo ng dila? Bakit? Sino ba nagbigay sa iyo ng ano na yan, ng bunganga? Are you listening? Sino nagbigay sa atin ng lahat ng iyan? Kaya doon nakikita ni Moises na kahit grabe, pandemic din na time yun. Hello? Are you listening? Pandemic din yun. Amen? Hindi lang COVID yun. Hindi lang nag-aapoy sa lagnat. Ang panahon na yun na naranasan nila Moses. Kung mabasa po natin sa Exodus. Bagkos, hindi lang lagnat kundi pinutos pa sila ng mga bukol. Kung mabasa niyo sa Exodus, di ba may mga bukol pa? No? Mga baga. Meron pang mga nitnit. May mga balang. May pagulan ng mga palaka. Grabe pa mga salot ang kanilang naranasan ng mga Israelita. Kaya nais ng Diyos na kukunin sila. At doon, kinuha sila, hinabol sila. Kasi ayaw ng taga-Ehipsyo na sila, mga kapatid, ay hindi makaranas ng kanilang maranasan. Are you listening? At ganun din po tayo sa panahon ngayon. Ayaw ng demonyo, ayaw ng kaaway na tayong mga Kristiyano, mga kapatid, ay hindi makaranas ng ganitong sitwasyon. Kaya, ang sabi ng Panginoon, ang mensahe ng Diyos sa araw nito, bakit kayo natatakot? Are you listening? Bakit kayo natatakot? Ito, naniwala ba kayo sa Diyos? Naniwala ba kayo sa salita ng Diyos? Ba't ka natatakot? Are you listening? Ba't tayo natatakot? Ang sinabi ng Panginoon, aalagaan ka niya. Pangalawang sinabi ng Diyos, iingatan ka niya. Are you listening? Iingatan ka niya, sabi ng Panginoon. So ngayon, iningatan, pinakita niya yan. Nila, ng Panginoon kay Moises, nakita niya ni Moises. At alam niyo mga kapatid, sa kabila ng iba't ibang mga salot na naranasan nila doon sa Ehipto, mga kapatid, naniwala kayo, kinuha sila ng Diyos at sila ay hinabol. Wala na sila, nandiyan na sila. Ang nakikita na nila Moses, mga kapatid, ay ano, puro na dagat, karagatan na. Wala na silang matatagpuan. Naunawaan ba niya ako? Wala na silang matatagpuan. Nakita nila, sabi nila, paglingon lang ganito ni Moises, puro na dagat. Paglingon ng ganito, puro na dagat. Pag ganyan, sabi ni Moses, ang lalim ng dagat. Are you listening? Tapos ang mga Israelita pa, sumisigaw, Moses, bakit niyo kami dito dalhin? Dinala niyo ba kami dito para kami ay patayin? Ang daming sumisigaw ng mga Kristiyano. Bakit nandito kami? Bakit nandito kami? Ganito naman pala yung buhay namin. Are you listening? Pero doon pinakita ng Panginoon, mga kapatid, na kahit pala sa tingin mo, wala ka nang mapupuntahan. Sa tingin mo, wala ka nang pag-asa. Sa tingin mo, parang mamamatay ka na. Sa tingin mo, walang-wala ka na. Pero, sasabihin ko sa'yo, kapag tiningnan mo ang Diyos, sa kabila ng kahirapang iyan, pag tiningnan mo ang Diyos, sa kawalang iyan, naroon gagawa na doon palang mag-umpisa ang Diyos ng daan para sa'yo. Amen! At dahil tiningnan ni Moses ang Panginoon, nakita niya ang Diyos gumawa ng daan sa
Diyos kung paano niya inalagaan at iningatan ang kanyang mga anak na tapat na sumusunod sa kanya. Amen. Dahil lahat na makaaway ay nalunod, namatay sila sa gitna ng karagatan. Samantalang ang anak ng Panginoon, nang sila'y tumawid, sa kahirapan, amen, tumawid sa kawalan, tumawid sa kahinaan, meron sila sa kanilang mga sarili, tumawid sila sa paghihirap, mga kapatid. Hello, doon inakikita nila at naramdaman na doon pala kasama pala nila ang Diyos. Kaya hindi mo masasabing kasama mo ang Diyos kapag lagi kang nasa dako ng pagpapala. Lagi kang nasa dako, sabi mo, ay, dapat walang problema. Kaya ang taong tumatalikod kapag dinatnan ang problema, yan ang taong malas sa mundo ito. Or sige, hindi ka mapalad, kundi minalas ka. Kaya nun sabi ng Panginoon, di ba sabi niya, sino lang ang napapahamak, mga kapatid? Sino lang ang napapahamak? Ang napapahamak ay ang taong kung naghahanap ng sarili nilang kapahamakan. Di ba kaliwanag, sinasabi sa walang kasalanan? Ang taong napapahamak ay ang taong naghahanap ng sarili nilang kapahamakan. Kaya sabi dito, upang matupad ang kasulatan. Hello? Take note, ah. Ano gusto nyo? Tayo ba ang katuparan? Ikaw ang maging katuparan na masunod ang banal na kasulatan? Di ba sabi sa Biblia, may mga bulaang propeta na lalabas sa huling panahon. At sino yon ang gagamitin ng Diyos? Yung mga taong nagsasabi din na may Diyos sila, pero hindi sila nakikinig sa utos ng Panginoon, sa kinig ng Diyos, yun ang nagiging false prophet. Kaya, nangyayari sa kanila, take note, ha, pinapabayaan sila ng Panginoon para matupad ang banal ng kasulatan. Take note, maging dito sa church, sa loob ng iglesia, nag-iisip siguro kayo, bakit ganito ang nangyayari sa aming church? Bakit nagkaiwalay? Bakit may kristyano doon, may kristyano dito, may iglesia doon, may iglesia dito? Are listening? Sabihin ko sa iyo na hindi kayo guilty kasi pinadlakan kayo. At nilagyan tayo ng Panginoon ng isang dako. Hinayaan ng Diyos na mangyari yon. Bakit po? Para matupad ang nasusulat. Are you listening? Para matupad ang nasusulat, pero mapalad ka. Sabihin mo, mapalad ako. Sapagkat narinig ko ang salita ng Diyos. Ang tinig ng Diyos. Amen? Mga kapatid, ang purpose niyan, para matupad ang nasusulat. Bakit may manlalamig sa pananampalataya? Para matupad ang nasusulat. Bakit may mga matitigas ang ulo? Para matupad ang nasusulat. Are you listening? Bakit may mga taong naghihirap? Para matupad ang nasusulat. Anong nasusulat tungkol sa mga nang mahihirap? Yan ang mga taong ayaw sumunod at makinig sa Diyos. Gusto lang nila, tagapagligtas si Jesus, ayaw nila maging Panginoon si Jesus. Hello? Di po ba kanina, tinanong tayo, ano ba ang pagkakilala niyo kay Jesus? Sabi ninyo, Panginoon at tagapagligtas. Hindi, maraming mga tao, tagapagligtas lang. Nagsasabi, Jesus is my Savior. Sino si Jesus sa buhay mo? He is my Savior. Narinig niyo ba yan? Sino si Jesus sa buhay niyo? He is my Savior. At anong sinabi ng Diyos sa buhay mo? Seek you first His kingdom. And all these things shall be added unto you. Are you listening? O diba? Pero inuuna nila ang ginharian ng Diyos kasi gusto nila may tagapagligtas sila. Ayaw nilang unahin ang pagkamatuwid, ang katuwiran ng Panginoon. Kasi ayaw nila ng Panginoon. Ayaw nila magpasakop sa Panginoon. Kaya ang mundo natin ngayon, nasa peligro. Pero ito ang mensahe ng Diyos sa iyo. Itong mensahe, actually, hallelujah. No?
Ito, ngayon lang to, minsayan. Ngayon lang to na minsayan. Minsay, kaya o, tingnan nyo. Inawaan ninyo, empty. Empty ang aking notebook. Kasi kung umukuha kanina dito, yun ang sinulat ko. Na ang sabi ng Diyos, stay strong through failures. Stay strong through failures. Bakit po tayo magpaka, tawag dito, magpakatatag kung may mga failures po tayo? Dahil sabi nga po dito, hallelujah, sabi ng Panginoon, kasama mo ang Diyos. Amen. Sa John chapter, saan yun kanina? Yeah. John chapter 17. Sabi natin, yeah. John chapter 17. Yeah. Verse 12. Ang sabi ng Diyos, mga kapatid, magpakatatag tayo sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng kapalpakan, sa kabila ng kawalan. Bakit? Una, kasama mo ang Diyos. Pangalawa, inaalagaan ka ng Diyos. Ang pangatlo, iingatan ka ng Diyos. Amen? Hallelujah! Very simple na mensahe. Pero sa simpleng mensahe na yan, pag hindi mo tinandaan yan, kahit saan mo makikita yan, kahit hindi mo matandaan ang John chapter 17, verse 12, maghahanap kayo ng sarili nating kapanakan. So, mga kapatid, sa oras na ito, hallelujah, hayaan po natin na tayo po yung pangunahan ng ating Panginoon. Amin po ba? Maliwanag po bang salita ng Diyos? Maliwanag po bang salita ng Diyos? Naniwala po ba kayo na iingatan ka ng Diyos? Matatakot pa ba kayo? Maraming takot ngayon eh. Restriction pa lang, takot eh. Ayaw na nilang umalis ng kanilang bahay, baka mahawaan sila ng COVID. Or is it? Naniwala ba kayo? Alam, makinig ng maigi. Naniwala ba kayo na ang COVID ay para sa mga taong mahihina sa pananampalataya? At sa mga hindi mananampalataya? Parang mahina ang amen. Lord, kaya kanina eh, nag-pray ako eh, sabi ko, Lord, sino ba talaga ang matatag at malalakas at mga matutong sa harang at church? Are you listening? Kasi ang taong matatag sa pananampalataya, makinig ah, ang taong matatag sa pananampalataya, ang taong alam niya na kasama niya ang Diyos, yan ang taong gumagawa ng hakbang, nagre-rest, nagga-resgo. Tama? Nagga-resgo. Tama ba kayo? Nagga-resgo eh, mo. Dahil alam niya eh. Alam niya ang totoo eh. Kilala niya ang Diyos eh. Bakit si Pedro? Marisgo ba si Pedro? Na lalakad sa tubig? Kung hindi niya kilala na si Jesus ang nandoon nag-aantay sa kanya? Hello? Tama po ba? Pero anong nangyari sa kanya? Na bakit siya natakot? Bakit siya natakot? Dahil tumingin siya sa mga tao, sa kanyang mga kasama doon sa bangka na nagsasabi, sige nga, tingnan nga natin kung ano talaga magawa itong Pedro na to. Sige nga. Are you listening? Ganyan minsan eh. Ganyan minsan nangyayari sa atin eh. Sige nga, tingnan ko nga kung ano talaga ang mga tao dito sa mga born again na to. Sige nga. Are you listening? Unawaan ba ninyo ako? Kaya mga kapatid, sa oras na ito, itong sabihin ko sa'yo, mula sa araw na ito, baguhin mo ang pananaw mo. Baguhin mo ang pananaw mo para makuha ang takot sa puso mo at ang pangamba para ikaw magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Kaya huwag ka nang dapat matakot. Ang lagi mong hilingin, sama mo ang Diyos. Sama mo ang Diyos. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Hallelujah. Mingi tayo ng kapatawaran, ma. Mingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon. Lahat na nakaranas ng pagtakot, lahat na may pangamba sa puso, lahat na natatakot, kasi ang nais ng Panginoon,